Secretary Polito, my friend. It's been a long while. Bakit naman napakaseryoso mo? This is a party. Meron bang dapat ipagdiwang pagkatapos ng nangyari, General Terante? Kinuha ng vendetta si O.P. Hidalgo at kasama si Oscar Hidalgo. Secretary, lahat ng problema ay may solusyon at malalaglag ang dapat malaglag. Tama, General Terante. Malalaglag ang dapat malaglag. Mag-attend ka ding meeting, Mamaya. Meeting, Dad? Well, bilang anak ng presidente, I want you on top of everything. Lalo na ngayon na nakaharap tayo sa isang krisis. Akong bahala. Cheers, cheers! Cheers! Come on! Yeah! Woo! Pare, it's so nice to see you again. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary of Gambling. Hindi ko akalain makakapasok ka sa palasyo. And because this is my first time here, meron akong regalo sa presidente at saka sa anak niya. Para sa ating presidente, Lucas Cabrera! Yeah! Mas marami siya iniisip ko yun. Good evening, good evening. Good evening. Good evening. For you, Mr. President. Mr. Moriato. This is for you. Very expensive. Mr. Mariano, kilala kita. Kahit gano'ng kamahal ang regalo mo sa akin, baliwala yan sa revenue ng iyong mga pasugalan. Well, Mr. President, I agree. Pero dahil yan sa protection na binibigay niyo sa amin at sa pagluwag ng mga pulis ni General Terante, I was able to expand hanggang sa pinakamababang barangay. Pero siyempre, kahit gaano kalaki ang proteksyon na binibigay niyo sa amin, Mr. President, gusto ko pa rin na palakasin ang sarili kong private army. Well, that is where my son steps in. Kaya ni brother i-supply sa inyo lahat na kailangan ng private army. Mr. Mariano, maganda ang mga armas ko. Ako mismo ang nag-check ng quality control. At wala kayong dapat problemahin, Mr. Mariano. Kahit gaano karami, kahit anong klase. Lalo na ngayon, si dad na presidente ng Pilipinas. Hawak na natin lahat ng pier. So, madali na lahat yan. Brandon, kailangan ko sa mga private army ko yan para sa drug business ko. May parating akong malaking shipment ng cocaine. For as long as si Mr. Tenorio pa rin ang ating Secretary of Customs, wala kang problema. Hindi ba, Mr. T? Yes, Mr. President. Babahala lang ako sa mga pendeta. Hindi natin alam kung ano pwede nilang gawin. Tama. Tama si Mr. Lee, General. Malaki ang punto. Sila pag tayo ng poste, eh, gigibayin ko lang. And how about the Agency for the Environment? Oh yes, Mr. President, I'm really very happy to tell you and to report to you na mayroon na akong schedule para makipag-usap sa operator ng mining company na humihingi ng tulong natin. Pero alam ko kailangan din nila ng proteksyon. Pero ano ba talaga ang aktual na solusyon? Sa ngayon, sa Benguet pa rin sila nagmimina. Pero hindi na sila nakakakuha ng ginto, kaya humihingi sila ng proteksyon sa atin nung sa lilipat natin. Dad, malaki papasok nila sa atin. Hindi lang pera, kundi ginto. Alam ko, Brad, sinisigurado ko lang na hindi tayo sasabit. Renato, sino kausap mo? Ang mismong tagapamahala ng lahat ng transactions ng kumpanya ng President. So may nakakataas sa kanya? Yes. Na-identify mo na ba kung sino yung boss na yan? I will find out and dinatrabaho ko na yan, Mr. President. Good. Good. For more FPJs and Probinsyano videos, please don't forget to subscribe and please click this button.